ako yung presidente na hindi taga Manila. Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang mag-ibang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noong gobernur, po na mayor at tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, maging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbabae, may asawa. Yung iba naman mag-ambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Di ba't kayo pumili na pagka-pulis? Alam naman ninyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis, entry fee ninyo lang. Eh kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo dyan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan, magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga inosinteng tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalika lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka-pera. Gusto ko yung ihulog dyan, putang inang pasid na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito mag-swimming trunks. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin ninyo kasi madumi. Putang ina ko yun. Yang ano, bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Kulang ang pulis sa Basilan kasi maya't maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, no? Ubos. Kayo, lahat, ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon ipakita yung kalukuhan ninyo. Hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan ganun eh. Bayad kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na... Let's check eh, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now, 15 days. Magka-ano na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your
superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kayo nandito, mga gago kayo eh. So, meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Airport, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo, harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak na. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga polis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindanao yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo, binibigyan kayo ng pera, tama yan, ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis bibigyan mo ng pera, yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Mangyari itong mga gagon to, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga pusher, kinuha yung syabo, ipinagbilit, tapos pati yung pera binulsa. So do not be surprised about these allegations they are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabilis, walang trafficking? Di possession lang, billable. Kaya ganun yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganun. So do not be surprised if they are there to buy. And sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. No much I gave them? 150 million. Para na magbili ng mga... Ngayong iba, yun ang nangyari. Sabi nila, binibigyan sila ng 5 mil, 10 mil. Putang ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyong pumatay. Let's check. Bigay ako ng pera. Ulol. Kaya nga kayo binigyan ng baril, kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River, wala ko nakita ng water lily. So prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Kintro mo doon, Abu Sayyaf, pati... mga tausog. Mga kaya. Doon kaya. Ang ina niya. Buisit kaya. Ano?
dalawang taon lang sa pulis, gusto kotse kagad. Gusto ng bahay. Ito naman maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-stambay, nagpa-patrol na, nandyan sa mga barbar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo inyo. E, wala kayong pera, ayan. Ewan ko ilang tao na pinatay ninyo na ano, inosente na walang kamuang mo. Pero hindi ko kayo palusutin, sa totoo lang. Pag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo, mga putang ina ninyo. Hintay ninyo ako, 6 years from now, kikita tayo ulit. Let's check kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? Yung mga pitsugin na pinipini lang ng mga mayaman dito sa Maynila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon. May bakit nabubuhay yung mga polis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pinakarami ninyo mga ulol kayo. Butang. Sayang yung susildo-sildong gobyerno sa inyo. Alam nyo, alam ko kultura ng polis. 2 out of 5. Sa inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon. Ano, nabibika na rin yung sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Maghintay ako pag kausapin ko kayo. Baya. Huwag kayong umalis dyan. Yan ganong purma na yan. Putang buhusan ko ganun. Pag may nakita ako, nag-relax sa sipain kita. Tignan. Nakatanggap ng sermon at mura ang mga pulis na ipinresenta ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Pangulo, alam daw niyang maliit lamang ang sahod ng mga pulis, kaya nga daw inuna niya ang mga pulis at nagpahanap siya ng paraan para tumaas ang mga sweldo ng mga ito. Sinabi pa ng Pangulo na ipapadala daw niya ang mga pulis sa Basilan sa loob ng 2 taon at kung may lumusot daw na buhay ay babalik sila dito sa Maynila. At sa kanyang panalita, prepare to move out. I'll give you 2 weeks from now. O kaya naman ay pare daw mag-resign na lamang ang mga pulis na kanyang pinagalitan at kung pipiliin daw nila na mag-retire ay dapat daw ay umayos sila. Gagawa din daw ang Pangulo ng Batalyon na magmamonitor sa mga sinasabing naging tiwaling pulis. Bago po iharap sa Pangulo, ipresenta muna ang mahigit 300 pulis na naharap sa iba't ibang kaso. Kaya PNP Chief Ronald De La Rosa kanina po yung umaga. At dumating nga sa Campo Crame, sakay ng mga 6x6 police truck, ang mga naturang pulis mula sa iba't ibang distrito ng NCRPO. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Duterte na huwag nang sumailalim sa retraining ang mga pulis na may kaso at sa halip ay paglinisin na lang daw ng Pasig River. Ang mga pulis ay may ranggong PO1 hanggang Chief Inspector. May isa ring non-uniformed personnel at naharap sila sa iba't ibang kaso mula sa pagiging late at absent sa duty, hindi pagsusuot ng tamang uniforme at pagte-text habang naka-duty. Meron din yung tinatawag na 1530 o yung kumukuha lang ng sahod pero hindi pumapasok. Meron din sa kanilang mga nagmo-moonlighting o yung doble-doble ang trabaho. Meron ding sangkot sa pangungotong, robbery, extortion at illegal na droga. Ang iba naharap sa parehong kasong administratibo at kriminal. Ayon pa kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, bahagi ito ng paunang hakbang ng pulisya sa paglilinis ng kanilang hanay. Ang iba raw sa kanila ay sumasailalim na sa retraining
at moral transformation. Pero dahil utos daw ng Pangulo, kaya iniharap sila sa Malacanang. Masama naman ang loob ng ilang pulis sa nakausap po ng GMA News kanina. Katwira nila, kung nagkaroon man sila ng kaso, ito raw ay dahil sa kanilang pagganap sa tungkulin bilang mga operatiba. Paliwanag naman ng iba, napagbayaran na raw nila ang ilang minor offense na kanilang nagawa. Masama rin ang loob ng ilan dahil hindi isinama ang ilang mga pulis na may mas matitindi daw kaso. Pero sabi ni Albayalde, hindi na nga ang hulagang abswelto na kahit napagbayaran na ang ilang kasalanan. Ang iba nga sa kanila, umuulit pa rin daw. At ang mga pulis na may mas matinding kaso, naharap na raw sa summary dismissal proceedings.